Magandang araw, kamusta na po kayo? Ngayon ay araw para sa Panginoon. At dahil sabi sa balita, no, hanggang September pa ang MECQ, hindi pa rin po tayo maaaring magkita-kita o magtipon-tipon, magsama-sama sa ating simbahan. Pero sa sarili-sarili nating tahanan, pwede pa rin po tayong magpatuloy sa pagsamba sa Diyos bilang isang simbahan o iglesia. At dalangin ko, anuman pong kalagayan ninyo sa inyong buhay ngayon, magkaroon po tayo ng kasiyahan, kagalakan na lumapit sa Diyos at lumapit kay Jesus. Para sa ating mensahe nga po ngayong linggong ito, isang tao ang makikilala natin at susubukan po nating unawain ano ba ang bunga ng paglapit ng isang tao kay Jesus. Bago ko po basahin sa Biblia, panoorin po natin yung kabuuan ng kwento sa video po na ito. Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, iligtas mo kami. Purihin ang Diyos. Ituro mo sa amin ang daan, Panginoon. Ayun ang maniningil na buwis. Bumaba ka sa kayo. Ako'y tutuloy sa bahay mo. Sa bahay ko? Sinong gusto tutuloy sa bahay niya? Paano nakilala ni Zacchaeus si Jesus? Sandali. Ibibigay ko ang kalahati ng kayamanan ko sa mga mahihirap. At kung may dinaya man ako, isasahuli ko ito ng makaapat. Isang maniningil na buwis nagsasauli ng kanyang nakolekta? Imposible! Dumating sa tahanan ito ang kaligtasan, pagkat ang taong ito ay lahi rin ni Abraham. Naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawala. Napanood po ba ninyo? Ang taong ating kikilalanin nga sa araw na ito ay si Zacchaeus. At ang kwentong ito ni Zacchaeus ay mula sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Babasahin ko po yung ilang bahagi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siya ang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Atin ngang nakilala si Zacchaeus. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng pangalang Zacchaeus or sa English Zacchaeus ay pure one or innocent. Ibig sabihin, no, walang pagkakasala. Pero malayong malayo ito sa Zacchaeus na nakilala natin sa kwento. Dahil siya ay isang pinuno ng maniningil ng buwis at sabi rin, no, siya ay mayaman. Dahil ang mga kayamanang ito ay nagmula sa kanyang paniningil ng sobra na buwis sa mga tao. At siya rin ay nagtatrabaho, no, sa mga Romano, sa mga taong sumakop sa kanilang bansa. Kaya nga,
Ang katulad niya ay itinuturing na makasalanan. Malayong malayo no, sa ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ngunit sa ating kwento, isang araw, may narinig si Zaccheo na balita na pagdating ni Jesus sa Jericho. At napakaraming tao roon na nagtipon-tipon upang makita si Jesus. At isa na nga roon si Zaccheo. Sabi sa Biblia, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Gusto niyang makita si Jesus, makilala si Jesus. Sa ibang salita, no, gusto niya ring makiusisa. Dahil marami rin siyang naririnig na bagay tungkol kay Jesus. At dahil sa kanyang physical na katangian, siya ay maliit, no? Kailangan niya pang umakyat ng puno upang makita lamang si Jesus. Sa totoo, ang gusto niya lang ay ang makita si Jesus. Ngunit, sa pagnanais niya na makita at makilala kay Jesus, ito pala ang magdadala kay Zaccheo ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng kwento, mababasa natin, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Katulad ng mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Zaccheo, nalalaman ni Zaccheo na siya ay makasalanan. Kaya nga sa hinagap, hindi niya inasahan na siya ay bibigyang pansin ni Jesus. Nalalaman ni Jesus ang kanyang pangalan. Tinawag siya sa kanyang pangalan, Zaccheo. Sapagkat si Jesus ang Diyos at siya ang nakakaalam sa buhay ng mga tao. At nalalaman ni Jesus ang paghahangad ni Zaccheo na makita siya. Si Zaccheo ay nagmadali at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Katulad ni Zaccheo, lahat tayo ay likas na makasalanan. Tayo lahat ay sumuway sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at pinili nating sundin ang ating sariling kagustuhan. Pero sa katotohanan, hindi ito dahilan upang hindi po tayo makalapit kay Jesus. Bagaman si Jesus po ay tumitingin sa puso at nakakaalam ng ating buhay at kasalanan, sa bawat araw, binibigyan po tayo ng pagkakataon ni Jesus na makilala siya. Ang tanong po, tatanggapin po ba natin yung paanyaya ni Jesus sa ating buhay? Natanggapin siya sa ating buhay? At katulad ni Zaccheo, tayo po ba ay natutuwang patuloyin si Jesus sa ating buhay, sa ating puso, sa ating mga tahanan? Pag-isipan po natin, no? Nasaan si Jesus sa iyong buhay ngayon? Nasaan si Jesus sa iyong buhay? Siguro po ang ilan sa atin kailanman ay hindi pa tinanggap si Jesus at tayo pa rin ay nananatili sa buhay natin na makasalanan. Ngayon po ang araw para sa inyong kaligtasan. Tanggapin po ninyo ang paanyaya ni Jesus. Lumapit po kayo sa Kanya para sa inyong kapatawaran at kaligtasan. Lumapit kayo ng may pagsisisi sa inyong puso at pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Ang iba po sa atin, marahil matagal na nating tinanggap si Jesus sa ating buhay. At sa maikling panahon, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesus, at tayo rin ay nagkaroon ng kasiyahan. Pero dahil sa mga pagsubok at kahirapan ng buhay natin ngayon, nawalan po tayo ng gana, nawalan na tayo ng kasiyahan, kagalakan na kilalanin pa siya. Dahil ang ating puso, ang ating isip ay puno ng alalahanin at nakatuon na lamang sa ating buhay at sa ating mga problema. Nakalimutan na natin yung kasiyahan nung una nating nakilala si Jesus, nung una tayong tinawag ni Jesus. Sa ngayon, dahil sarado pa rin ang ating church,
hindi tayo makagawa ng magsama-sama sa ating simbahan. At ilan po sa atin yung parang naliligaw, parang napanghihinaan na ng loob at ng gana sa ating pananampalataya. Tayo rin po ay tinatawag ni Jesus na magbalik loob sa Kanya. At alalahanin natin yung panahon na una natin siyang nakilala. Tanggapin po ninyo ang paanyaya ni Jesus ngayon. Nais po niya na ikaw ay muling lumapit sa Kanya at tugunin ang Kanyang paanyaya. Katulad na lamang ng ginawa ni Zacchaeo, malugod, masaya niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. At sa maikling panahon na pananatili ni Jesus sa tahanan ni Zacchaeo, ay malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Sa ating pagpapatuloy na pagbabasa, tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may natayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito." Nakita nga natin, no, na ang presensya ni Jesus, ang oras na kasama si Jesus na matuwid at banal na mabuti, ang nagpaunawa kay Zacchaeo ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at ipinakita niya ang katotohanan ng kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbabago sa kanyang panlabas na buhay. Ano ang nais niyang gawin? Ibalik yung mga nadaya niya at magbigay sa mga mahihirap. Sa pananatili sa presensya ni Jesus, ang kaligtasan, sinabi ni Jesus, ay dumating sa buhay ni Zacchaeo at sa kanyang sambahayan. At ganun din po para sa ating mga buhay. Una, dapat tayo pong lumapit kay Jesus ng may pagsisisi, pag-amin sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Pag-amin na kailangan natin ng kaligtasan. Ayon sa Gawa chapter 3, 19-20. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Makakapagsimula po tayo muli sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos. Una, kung tayo ay lalapit sa Kanya ng may pagsisisi. At dahil ayon sa Juan 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat Siya'y tapat at matuwid. Tayo ay tunay na magbabago kung ating mauunawaan ang ating mga kasalanan at kung tayo ay magsisisi. Dahil kung gagawin natin iyon, tapat po ang Diyos na tayo ay patatawarin. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng bagong simula, ng bagong buhay, ng bagong pagkatao. At lahat ng ito ay nagsisimula sa ating pananatili sa presensya ni Jesus. Pero sa ngayon po, no, hindi na natin pwedeng makasama si Jesus ng pisikal dahil siya ay namatay na, umakyat sa langit at muling nabuhay at nangakong siya ay muling pabalik. Paano po tayo mananatili sa presensya ni Jesus? Maaari po nating gawin yon sa pamamagitan ng ibinigay niya sa atin, ang Biblia, ang kanyang mga salita. Sa ating simbahan, no, meron tayong mga programa tungkol sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At binibigyan po tayo ng pagkakataon na matutunan ang salita ng Diyos. At tuwing Linggo, katulad sa araw na ito, tayo po ay makikinig, sumasamba sa Diyos, makikinig sa kanyang mga salita
At ito ay isang paraan ng ating pananatili sa kanyang presensya. Ito po ba ay iyong ginagawa? Hayaan niyo pong magkwento ako, no, patungkol sa sarili kong buhay. Ito po ay tungkol sa aking mama. Siya ngayon ay nasa 50s na, no, at nagsimula siyang sumali sa simbahan nang nasa 50 na siya. Kaya nga, nahihirapan siya na unawain yung Biblia kasi sa unang pagkakataon niya lang ito, nabasa at napag-aralan. Pero siya po ay nagsusumikap. Kaya nga, magsispend siya, no, magbibigay siya ng oras ng isang oras, mahigit na pagbabasa. Sumusunod po siya sa ating mga program, sa ating simbahan. At makikita ko siya, lumipas na yung isang oras at nahihirapan siyang unawain kung ano yung ibig sabihin, ano yung pwedeng matutunan mula sa Biblia. Kaya kung minsan tatawagin niya ako, "Ate, tulungan mo ako kasi ilang beses ko nabasa pero wala pa rin akong maintindihan, wala pa rin akong natutunan." At dahil nakikita ko po yung pagsisikap niya, no, na maunawaan yung Biblia, nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, binilihan ko po siya ng sarili niyang study Bible na Tagalog upang matulungan siya na maunawaan ang Biblia. At nakita ko rin yung kasiyahan niya, no, nang matanggap niya ito at patuloy niya po itong pinag-aaralan at ginagamit. Bakit ko ibinabahagi ito sa inyo? Dahil sa pamamagitan po ng ginagawa niya, nabibigyan po ako ng encouragement at dalangin ko na ganun din po yung maibigay sa inyo ngayon. Alam niyo po, kung meron tayong paghahangad na lumapit kay Jesus, kahit meron po tayong kahinaan, katulad ni Zaccheo, kailangan niya pang umakyat ng puno para makita si Jesus. Kahit mahirap po para sa ating unawain, magbibigay po tayo ng effort na lumapit kay Jesus. At kung tayo rin po ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, pinagkalooban niya rin po tayo ng Espiritu Santo na mananahan sa ating mga puso at buhay upang tayo ay gabayan sa ating paglakad sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananatili sa presensya ng Diyos, tayo po ay binago ng Diyos at tayo ay patuloy na nagpabago. Ang kalooban po ng Diyos para sa bawat isa sa atin na tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan nang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan at upang tayo ay magbago. Sabi sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Tayo nga po ay nagbabago. Kasi hindi po maaari na makilala si Jesus, tumanggap sa kanyang kaligtasan, ngunit manatili pa rin sa kasalanan. Hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Sabi pa ng Diyos ay 2 Corinto 5:15, namatay si Jesus. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Sa ating pong buhay ngayon, hindi na po tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para kay Kristo, para sundin ang kanyang kalooban at gawin ang kanyang mga inuutos. Ang pagsisisi o tunay na pagsisisi na dulot ng kaligtasan at pananampalataya kay Kristo ay magpapakita po ng resultang pagbabago sa ating buhay. Kayo po ba, naranasan niyo na po yung pagbabagong ito sa inyong buhay? Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nakikita ko po na marami sa atin ang kanyang binabago hanggang ngayon. Kung hindi pa po ninyo ito nararanasan, lumapit po kayo ulit kay Jesus ng inyong buong puso at kayo po ay kanyang babaguhin. Kaya nga po, importante na
pag-aralan, basahin po natin ang Biblia araw-araw, ang salita ng Diyos, upang manatili tayo sa Kanyang presensya. Sa ating simbahan, meron tayong mga program, meron tayong quiet time, B365 Bible reading, at dapat din po tayong magpatuloy sa ating Sunday worship linggo-linggo. Panatilihin po natin maging malapit kay Jesus at sa Kanyang mga salita. Gagawin po ba ninyo ito? Salamat sa Diyos. At ang kwento ni Zaccheo ay nabubuod sa katotohanan na ito. Sabi sa Lucas 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Dumating nga si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Naalala niyo pa po ba yung ibig sabihin ng pangalang Zaccheo? Pure one, innocent. At ito nga ay nagkatotoo nang makilala niya si Jesus. Kahit na po sa una, no, parang si Zaccheo yung humahanap, lumalapit kay Jesus, ang totoo po, si Jesus ang nakahanap kay Zaccheo. Si Zaccheo ay nawala at natagpuan ni Jesus. Siya ay naliligaw dahil sa kanyang mga kasalanan, ngunit sa kanyang pagkakilala kay Jesus, siya ay nagbago at nagkaroon ng kaligtasan. Ganun po din sa ating buhay. Wala po sino man sa atin ang unang lumapit sa Diyos, ang unang lumapit kay Jesus. Ngunit si Jesus mismo ang nakahanap sa atin. Lahat po tayo ay nanligaw, nawawala dahil sa ating kasalanan. Pero sinasabi sa Biblia, sabi sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Dumating si Jesus sa ating buhay noong tayo'y makasalanan pa. At tayo ay kanyang niligtas, pinatawad, at binigyan niya ng bagong buhay. Walang malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus, lahat ng kasalanan ay binayaran ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. At ang lahat ng tao ay binigyan niya ng pagkakataon na maligtas kung sila ay lalapit sa Kanya. Pasalamatan natin si Jesus kasi nahanap tayo ni Jesus. Tayo ay Kanyang iniligtas. At sa pamamagitan po ng ating bagong buhay, ipahayag po natin sa lahat ng tao kung paano tayo binago ng Diyos. Ipahayag natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan ni Jesucristo. Dahil marami pa po sa ating kapamilya, kaibigan, ang naliligaw. Kailangan po nilang makatagpo ng kaligtasan. Ipanalangin po natin sila at ilapit po natin sila sa Panginoong Jesus. At tayo po na tumanggap na kay Jesus sa ating buhay, magpatuloy po tayo na manatili sa Kanyang presensya. At kung tayo man ay naligaw, magbalik loob po tayo sa Kanya ngayon. Ipanalangin natin na tunay na mapagtagumpayan na natin ang kasalanan at magbago tayo ng tuluyan. Tanggapin po natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ano nga po ang mensahe ng Diyos para sa atin sa linggong ito? Una, tanggapin ang paanyaya ni Jesus. Manatili sa Kanyang presensya. At ipakita sa iba kung paano ka binago ni Jesus upang sila rin ay sumampalataya. Dahil katulad po ni Zaccheo sa ating kwento, lahat po tayo ay naligaw, ngunit nahanap, naligtas, at nagbabago dahil kay Kristo. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa inyong mensahe, sa inyong mga salita.
Panginoon, maraming salamat po na kayo ang humanap sa amin. Patawarin niyo po kami na kami ay naliligaw dahil sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na sa oras din ito, kami po ay magsisi at magbalik loob sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at salamat po sa bagong buhay na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po na sa araw-araw ng pananatili namin sa inyong presensya, kami po ay inyong binabago. Dalangin po namin na tunay na maranasan po namin ang presensya mo, ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. At dalangin namin na ang aming mga bagong buhay ay maging pagpapala rin sa iba, nang sa pamamagitan ng aming bagong buhay ay makilala rin po ng ibang tao, ng aming pamilya, Ikaw, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na hindi na po kami manatili sa kasalanan, kundi tunay na sumunod sa inyong kalooban. O Banal na Espiritu, kayo po ang manguna, maging sentro ng aming buhay araw-araw. At dalangin namin na mapuno ang aming puso ng pag-ibig mo, ng pasasalamat sa inyo dahil po sa inyong ginawa sa amin. Maraming salamat po sa napakalaking pag-ibig mo para sa amin. Salamat, Jesus, dahil kami po ay iyong hinanap, kami po ay inyong iniligtas, at kami po ay inyong binabago. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. See you po sa susunod na linggo. Mag-iingat po kayo. Paalam!